everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me again, Albert. So for today, ang tips natin about for Tolo is about Boko Juice. So maganda nga ba ang Boko Juice sa Tolo at saka sa UTI? Mabisa nga ba siyang pampagaling o mabisa nga ba siyang makatanggal ng Tolo? So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. This is for only open-minded lamang. Kung hindi ka open-minded, huwag ka na lamang manood at skip mo na lamang. So this is it, guys. Hi guys, this is me again, Albert. So for today nga ang pag-uusapan natin is about sa Boko Juice. Kung mabisa nga ba siyang pampagaling sa Tolo at sa UTI. So bago ang lahat, saan nga ba nakukuha ang Tolo at saan nakukuha yung UTI? So for today, yan yung topic natin. So saan nga ba nakukuha yung Tolo? So nakukuha yung Tolo, guys, is sa pakikipagtalik or oral na pakikipagtalik na gamit yung bibig, gamit yung tila, and then yung naging katalik mo is merong sakit na hindi mo alam. So may posibilidad na ikaw ay pwede niyang mahawa. Ang tawag dito is this is a transmitted disease na pakikipagtalik. So na-transfer sa iyo yung sakit niya, and then hindi mo alam na siya ay may sakit na nga pala na gonorrhea or Tolo. Hindi mo alam na siya ay meron ng ganong sakit. And then, hindi rin niya alam na siya ay may sakit na pala na Tolo. So, kaya siya ay nahawa ng sakit na yon, o nahawa ka ng sakit na Tolo. Kasi nga, hindi mo rin alam kung meron siya o wala. So, kasi nga dapat kapag tayo ay makikipagtalik, kailangan natin gumamit ng protection para lagi tayo ay safe. And then, hindi tayo mahawa ng sakit na Tolo. So, ano-ano nga ba ang mga posibilidad na palatandaan or symptoms na kayo ay may Tolo na? So ang palatandaan is andon yung mahapdi, makirot kapag kayo ay umiihi, andon yung namamaga ang inyong bayag, and then masakit, and then andon na yung mabahong amoy na discharge, and then mabahong nana na lumalabas sa inyong ari. So yan yung discharge na maamoy, and then malagreen siya, madilaw, mapula, and then kapag kayo ay umihi is masakit at saka mahapdi, and then andun na yung kapag gigising kayo sa umaga, masakit ang dulo ng inyong ari kasi may lumalabas na hindi magandang amoy, hindi magandang discharge na lumalabas sa inyong ari. So yan yung mga palatandaan na kayo ay na-disinfect na ng sakit na Tolo or meron na kayong sakit na Tolo. So yan yung mga palatandaan. Like same din sa babae. Same sa babae na yung sintomas ng Tolo sa lalaki at babae is magkaparehas lamang yan, guys. So magkaparehas lamang sila ng sintomas. So kaya kapag kayo ay makikipagtalik o makikipag-sex sa tinatawag, is kailangan nyong gumamit ng protection sa inyong sarili. And then, kailangan nyo always magpatingin sa doktor, and then kailangan nyo agad yan magkapan ng gamot. So, kailangan kasing ipatingin sa doktor o ipakonsult kasi para mas mabigyan kayo ng tamang gamot, and then tamang safe sex na tinatawag or yung protection para sa pakikipagtalik. So ano-ano nga bang protection sa pakikipagtalik? Guys, ang protection sa pakikipagtalik is need mo gumamit ng condom. So protection, wag po basta-basta lamang yun ipinapasok. Kasi it's important din talaga sa lahat yung may protection. Pag hindi mo kilala yung taong nakatalik mo, diba? So kailangan mong gumamit ng condom. Wag pairalin yung kakatihan. Na basta-basta nyo lang ipasok sa butas. So wag po natin pairalin yung ganon. So kailangan natin gumamit lagi ng condom. So ano nga ba ang mga remedy na pwede nyong inumin kapag kayo walang pera, tapos may sakit kayo na UTI, may sakit kayo na Tolo? So
Ito po yung maisasuggest ko is uminom po kayo ng Buko Juice. So, Buko Juice is the best. So, paano ginagawang gamot ang Buko Juice? So, ito ay noong mga sinauna pa na ginagawa ng ating mga ninuno. So, noon, dahil hindi pa uso yung mga antibiotic, hindi pa uso yung mga gamot. So, ang ginagawa ng ating mga ninuno sa Buko Juice is binabalatan. So, binabalatan or tinatanggal yung green. So, wag nyong bubuksan. So, kailangan is buo. Babalatan nyo lang yung buko. And then, ilalagay nyo sa isang kaserola. And then, magpakulo kayo na, pakuloin nyo doon or ipakulo nyo yung buko juice doon sa kaserola. Kapag kumulo na yung kaserola, and then kumulo na yung buko juice sa loob noon, so, pwede nyo na siyang buksan at inumin. So, napakasimple lang guys. Ang buko juice ay napakaganda para sa ating katawan. So, yan yung magiging natural antibiotic. Natural antibiotic para sa inyo or gamot para sa inyong sakit na UTI at saka sa tulo. So, maganda po yan. Natural antibiotic po yan. So, bago sa lahat, kung hindi nyo naintindihan, kailangan pakuluin nyo yung buko juice. So, wag nyo siyang bubuksan ha. Kailangan buo pa rin yun. So, babalatan nyo lang at maglagay kayo ng tubig sa kaserola at doon nyo pakukuluin ang buko. So, maliwanag, doon nyo pakukuluin yung buko. So, maganda po yung gamot sa tulo at sa UTI. Mas mapapadali po yung paggaling nyo. So, kailangan araw-araw nyo po yung gawin within 1 week or 2 weeks na pag-inom po ng buko juice na pinapakuluan siya. Pakukuluan nyo para mas ma-absorb ng buko juice yung para doon mo makukuha yung natural antibiotic. So, yan lamang guys. And then, don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit notification bell para lagi kayong updated. So, 2 weeks na pag-inom ng buko juice na pinapakuluan, re-remind ko sa inyo, babalatan nyo lang, and then maglagay kayo ng tubig sa kaserola at pakuluan nyo doon yung buko. So, huwag nyo bubuksan. Kailangan buo pa rin yun na pakukuluan nyo doon. So, babalatan nyo lang. So, kapag kumulo na, pwede nyo na siyang inumin. Thank you for watching, guys. Bye-bye.